Hi Libra, welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang, ayan. Pasensya na. Okay, start na tayo. Kontiin ko na lang intro. Yeah. Give me the message for Libra. Okay, ayan. Meron ditong 8 of Wands upright. Meron ditong Death, no? Death reverse. Then 10 of Sword. Okay, 10 of Sword upright. Then the Lover, 2 of Cups. Okay? Nakikita ako dito, no? Dalawa kasing eksena yung nakikita ko dito. Sabihin natin na nasasaktan ka ngayon or pwede na nangyari na to, no? Kumbaga, masasagap lang natin yung nakaraan mo, okay? Nakikita ko rito na meron ditong pangyayari na ano, sabihin natin na nagkakaroon dito ng kasi lumabas si Death ng naka-reverse. Kumbaga, nagiging paulit-ulit yung pattern. Kumbaga, halimbawa, merong masakit na nangyari sa iyo, no? Masakit na pangyayari sa iyong relasyon. Then, nagkawalaan kayo. Then, babalik. Tapos, mamaya, paulit-ulit na lang yung ganong pangyayari sa buhay mo, no? Kumbaga, yung may nasusunod kang pattern na ganon, or pwede rin sabihin, yung person mo, ganon. Kumbaga, nasasanay siya na ganun sa'yo, okay? Ayun na yung nakikita ko, no? Kasi hindi halos lahat. Meron kasi dito ang pangyayari na sinaksaka ka patalikod kasi lumabas si Ten of Sword, okay? Ten of Sword. Then lumabas si Death. Reverse. So, ibig sabihin, nagkakaroon dito ng paulit-ulit na pangyayari na lagi kang niloloko, sinasaktan, pinapatawa, tapos namin, nilolokohin ka naman, sinasaktan ka. Yun, ganun yung nakikita ko, no? Then, sinasabi din dito na kumbaga inalisan ka dito ng duguan, ganyan. Kumbaga malalim yung iniwan na sakit sa'yo. Then ngayon, nakikita ko rito na kailangan mo daw itong baguhin, okay? Kasi lumabas si Death Reverse, inuutusan ka dito na kung magre-relasyon ka muli, ano, siguraduhin mo na ikaw ay ano, na-heal ng tuluyan, okay? Kumbaga, na-heal mo na yung kahapon mo or sakit ng kahapon. Kasi once na, halimbawa, kakahiwalay mo pa lamang, no? Then, mga ilang araw, ilang weeks, no? May bago maniligaw, sasagot ka agad para matakluban ba yung sakit ng nakaraan mo? Kumbaga, nangyayari dyan, ginagamit mo yung kabila, no, na maniligaw para pantakit dun sa nanakit sa iyo, no? So ngayon ang mangyayari doon dahil gusto mo lang matakluban yung nararamdaman para madali kang makamove on. Sasagutin mo yung isang maliligaw or mag-girlfriend ka or mag-boyfriend ka, no? Ito lang yung ano ko, ha? For example ko, no? Mangyayari diyan, parang gagawin mo lang siyang panakit butas. Dahil doon, yung negative pattern na ganun, yun ang paulit-ulit na natin hanggang sa kahit sabihin natin na gagamitin mo lang din yung person na yun para matanggal yung pain na nararamdaman mo doon sa isa. Pero kahit ganun pa man, merong nasasaktan at nasasaktan sa bandang uli kasi hindi totoo yung pagmamahal, ano? So ngayon, sinasabi dito, tanggalin yung ganun pattern kasi once na yun yung paulit-ulit ka ding makakapanakit or paulit-ulit ka ding masasaktan kasi dalawa lang ang purpose nun, eh. Either na ikaw yung masaktan or ikaw yung makapanakit, okay? Pero ganun pa man, sinasabi dito na kung ikaw man ay nasaktan, ano, kailangan mong maghilom bago ka pumasok ulit sa panibagong relasyon. Yung siguradong hilom na hilom ka na. Okay, kasi
Kaya nagiging hindi successful yung ano mo, yung relasyon na meron ka. Dahil ganun yung gawain eh. Dapat tanggalan yon. Kailangan pag mag-ano ka, mag-move on ka, no? Siguradong talagang nakalimot ka na din. Sabi natin na kailangan yung sobra ka na rin naka-move on, no? Kumbaga, minamahal mo na ulit yung sarili mo. Dahil once na minamahal mo yung sarili mo, saka ito papasok sa'yo, okay? Ito na yung si Two of Cups. Meron ditong papasok sa'yo. Once na ikaw ay nakamove on dito ng tuluyan, okay? Meron ditong papasok na magbibigay sa'yo ng equal balance na isang relasyon. Na masasabing counterpart mo na magkiklik kayo, okay? Kasi nakikita ko rin dito na sinasabi dito na palapit talaga ito sa'yo. Once na ikaw ay nakamove on na ng tuluyan sa past person mo or sa person mo, no? Para hindi na maulit-ulit yung ganung eksena o pattern na nangyayari sa'yo. Kasi syempre, maiisip mo, bakit laging ganito ang relasyon ko, paulit-ulit na lamang, no? So ganun, ang sinasabi dito, kailangan mo mag-heal. Once na nag-heal ka na at nabuo mo muli ang sarili mo, saka ibibigay ni universe itong tamang tao para sa'yo. Na magbibigay sa'yo ng totoong connection. Na magkakaroon kayo ng equal and balanced connection na magbubuo sa inyong dalawa at makikita yung kumbaga magkakaroon kayo ng growth sa bawat isa, okay? Kasi nakikita ko rito na ito'y ma-attract mo palapit sa'yo, okay? At itong taong ito ay ma-attract din ito sa iyo palapit. Minsan kasi hindi mo aasahan kung paano tatakbo ang plano ng God para sa iyo ang love life, no? Kaya sinasabi dito na maghilom ka, no? Maghilom ka dito sa masakit na nangyayari sa iyo. Once na nahilom ka na, dire-diretso na. Merong mabilis. Mabilis na parating sa iyo. Sinasabi dito na merong mabilis na pagbabagong parating sa'yo, okay? At ito dito papasok yung excitement sa buhay mo na hindi mo to naranasan sa ibang karelasyon mo, okay? Doon ka makakaramdam ng ibang, sabihin natin, intense, spark, or something nakakaibang feeling na parang akala mo may butterfly sa tiyan mo. Ganun ba, Xena? Okay? Kaya sinasabi dito, kailangan mo nang tanggalan to, mag-move on ka kung ikaw man ay nasasaktan sa panahon ngayon kasi hindi halos lahat po makaka-resonate sa sinasabi ko. Kasi ito lang yung nakikita ko. Meron ditong person ka na Sagittarius, Virgo, Gemini at Cancer, okay? Maybe isa din yun sa mga nanakit sa'yo or ex mo, no? Or past person mo, no? Or ito yung taong parating sa'yo, okay? Pero mas nakikita ko dito kasi sa Two of Cups na parating sa'yo ay Cancer Energy and Sagittarius, okay? Maybe yung nanakit sa'yo ay Virgo and Gemini, okay? Ayun, nakikita ko, no? Pero ganun pa man, ano? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga sign na parating sa'yo. Kasi nakikita ko dito more on love. Love reading. Okay, tingnan natin. Oh. See? Tugman-tugma, may engagement ring na parating sa'yo. At ito na nga yung magbibigay sa'yo, no? Ito yung mabilis na parating sa'yo. Itong alok na nito eh, kasi once na nag-heal ka na, no? Dito na ma-attract mo yung totoong tao para sa'yo, okay? Ibibigay na sa'yo ni God yan. Ayun, kasi engagement ring. So, healing heart, sinabi ko sa'yo kanina, kailangan mo mag-move on. Kailangan mo buuin muli yung puso mo. Kung makikita mo tong babae, tinatahi niya yung wasak na puso niya. Kasi duguan nga dito eh, makikita mo, duguan niya. So, ngayon, sinasabi dito, kailangan mo mag-hilom. Once na nag-hilom ka na, dito na darating sa'yo. May malaking pagbabagong parating sa'yo.
Then, dumabas tong paradise. Merong kasiyahan, expansion, playfulness, enjoy each other. Kasi magiging kang masaya dito eh, sa parating na ito. Once na nag-heal ka, okay? Ito yung sinasabi dito, kailangan mo mag-heal at ito na yung parating sa'yo. Engagement ring, paradise, then mabilis na pagbabago, then connection talaga. Kung makikita mo, yung ano, yung energy dito, ina-attract kay sa bawat isa. Totoo to, kumbaga may close bond, kumbaga joining forces yan. Magkakaroon kayo dito ng mutual respect sa bawat isa. Ayan ha, ayun na yung nakikita ko, no? Maganda yung naghihintay sa'yo. Kasi, lahat ng mga masasakit na nangyari sa'yo, mapapawi yan pagdating ng taon na ito. Masasabi mo, ah, kaya ako pala naranasan to dahil meron talaga ibibigay sa akin si God na karapat dapat para sa akin. Ganon. Okay? Tingnan natin kung ano, yung mga signs sa charm, no? Medyo para meron kang idea, no? Kung sino man itong parating kasi parang ang galing lang. Okay? Ayan. Okay, lumabas dito ang moon. So, ibig sabihin, naka-hide pa to. Hindi pa to ipinakikit dito sa baraha. Kumbaga, syempre, ano pa to eh, naka-hold pa, no? Kumbaga, hindi pa nilalabas. Pero, ito na yung parating sa'yo. Kumbaga, meron ka ng clue. Nang sa ganun, ipagdasal mo na ito yung mangyari at maganap sa'yo. Okay? Then, nakikita ko rin dito ng retutubi. Ang tutubi kasi, isang simbolo din to ng ano eh, good and positive, no? Na nasa tamang path ka. Then, once na limbawa, merong kang, kunyari, nasa labas ka, merong kang nakita ng tutubi na hindi mo inaasahan. Ibig sabihin, isa yung sign na malapit nang dumating yung taong ito, okay? Then, nakikita ko rin dito ng letter F. Maybe Ferdinand, di ba? Fernando. Ano ba mga Fe? Okay, Fe. Felisa. Yan. Ano pa ba mga pangalan? Basta may F siyang sa first name niya or sa last name. Then, meron ditong, kung makikita mo dito, no? Tatlo kasi yung heart. Then, meron pang I love. Then, sinabayan pa siya ng wings. May angel. Kumbaga, merong ano, kumbaga, anghel na mga ano, kumbaga, yung mga anghel na ang kikilo sa love life mo, no? Then, maybe Cupid, papanain ka or papanain tong taong ito palapit sa'yo. Kasi, ano siya eh, kumbaga, written in the star, kumbaga, nakasulat na to. Oh, kung makikita mo, may star din dito. Yung ano mo, yung love life mo, no? Ano yan? Kumbaga, destiny mo yan. Kumbaga, iniingatan. Kahit marami kang nasusubukan dito na pagsubok, no? Kung sinubok ka man sa love life mo, sobra kang nasaktan, ano? May magandang kapalit yan at dun ka maniwala. Meron ditong letter A and F. Okay? A and F. Then, meron din ditong leaves. May kailangan mo magkaroon ng personal growth or pwede rin sabihin, itong parating sa'yo ay may personal growth na. Then, nakikita ko rin dito ng number 28. Aba? 20. Parehong 28, no? Maybe pareho kayo ng sabihin natin date of birth, okay? Or pwede rin sabihin na pareho kayo ng edad. Pareho kayong 28. Then, nakikita ko rin dito ng ito, dalawa kasi lumabas yung moon and star. So, ibig sabihin, naka-hidden pa talaga to. Then, meron din dito na ano, kumbaga magical din siguro yung ano nyo, yung love story nyo, no? Parang pinoprotektahan ng angel, may gabay ka para dito. Then, meron din tutubi, no? Nasa tamang path ka. Meron ditong aso. Itong tao ito, honest yung tao na to, no? Or maybe ikaw yung tipo ng tao na mahilig ka sa aso. Or pwede rin sabihin na itong person mo ay mahilig sa aso. Animal lover. Then, meron din dito. Meron pa rin dito itong one. Maybe, meron ding 18 years old dito or 21 years old, no? Ito lang yung nakikita ko. Then, lumabas din itong love. Ilang love nang lumabas sa iyo, no?
Then meron din sing. Maybe mahilig kang kumanta or pwede rin sabihin na merong music sa inyong dalawa, okay? Merong something music na nag-uugnay sa inyong dalawa, okay? Then nakikita ko rin dito ng flower, personal growth, no? Then starfish. Meron tong lakas ng loob, okay? Then tinampan natin, no? Meron dito na Taurus, okay? Maybe may Taurus kang parating or sabihin natin Taurus tong tao na to. Then nakikitaan ko rin dito ng surprise. Sabi sa iyo, surprise to dahil naka-hidden to eh. Then lumabas pa rin dito ito, surprise din to. No? Merong malaking pagbabago. Kaya lang kung ikaw ay may nasasaktan ngayon, no, mag-ano ka lang, mag-heal ka kasi nakikita ko sobra kang ano eh, bigo, sobra kang duguan sa pag-ibig, ganun. Smell good. Maybe mabango, no? Or pwede rin ma-attract siya sa bango mo or something na maybe I'm sorry. Oh, ibig sabihin, meron din tao dito na ano, hihingi din ng sorry. Maybe may sign din na ganun, ano? I'm sorry. Or pwede rin sabihin na yung person mo, no? Or pwede rin lumapit ulit yung person mo pero sasabihin mo, I'm sorry. Kasi ano ka na eh, naka-move on ka na eh, nag-heal ka na eh. Or pwede rin itong taong ito ay yung person mo, yung ex mo, no, i-eksena pag dumating to. Kasi, syempre, malaki na yung pagbabago mo. Then, makeup. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mahilig sa makeup, no, then ikaw ay biglang, kasi naghihilom ka, maybe, ano ka, simple lang, hindi ka mahilig sa makeup. Tapos, nung nasaktan ka, binago mo yung sarili mo, nag-ayos ka, then, yung dating natural ka, hindi ka nagme-makeup, bigla ka nagme-makeup na. Yung parang binago mo talaga yung sarili mo dahil sa sakit na naranasan mo, no? Nakikita ko rin dito na ano, August. Okay, may August. Maybe sa August 28? Ano ba petsa na to? Or pwede rin sabihin next year, August. Or pwede rin sabihin ang August ng birthday ng tao na to ay August 28, 18, 12, 21. Okay? Ayun lamang ano. Thank you for watching and love and peace.